threw that to the ceiling. Right. What's up and welcome back sa akin channel, mga ka-teammate. Sino-sino ang mga prospect na player ng San Antonio Spurs sa parating na draft? Paano dapat pagandaan ng NBA ang second season ni Victor Wembanyama? At tama bang pakawalan si Keldon Johnson para makakuha ng bagong player? Lahat ng yan sasagutin natin. Here we go. So yun na nga, mga ka-teammate, ang tagal kong nakahang dahil sa sobrang kabisihan sa buhay. Nagpa siya na uli kasi akong bumalik sa pag-aartista. Medyo hinold tayo ni Lolo YT at na-freeze ang aking account dahil nakala kong hindi na makakabalik. Yun nga, kahit wala tayong update ay patuloy ang pagsuporta nyo at pag-aantay sa muli nating pagbabalik. Kaya heto ngayon, kwentuhan na uli about sa pinakamamahal nating San Antonio Spurs. Makukuha nga ng Spurs ang number 4 at number 8 spots sa 2024 NBA Draft at palaisipan kung sino-sino ang kukunin nilang mga player. Sabi ko nga noon pa na mahilig bang bulaga ang Spurs at para pinagtitripan lang ang mga fans sa pagkuha ng mga manlalaro. Pero tingin ko, kukuha na talaga ang silver and black ng player na aakma kay Victor Wembanyama. Sino-sino ba ang posibleng kunin na target ng Spurs next draft? Isa-isahin natin. Una nga sa listahan ay si TJ Salone na mula sa Cholet Basketball sa LNB Pro A. Si Salone ay may taas na 6'9 French national na may championship DNA na. Maasahan sa scoring, masipag ding maghakot ng boards. Isa pa, he has a solid perimeter skills that fit well in the modern NBA, mga ka-teammate. Pero para sa akin, although may potential nga ang batang ito, ay tingin ko mahirapang mag-fit sa Spurs system ito. Pangalawa ay si Dillon Jones. Si Jones ay may taas sa 6'6 small forward na maasahan din sa scoring. Hindi lang yan, masterful floor game pa itong si Dillon Jones, kaya kung titignan natin ay pasado ito dahil kayang maging scorer at role player. Next, Jamal Sheed. Si Jamal Sheed ay isang lehitimong point guard standing at 6'1. Jamal Sheed is a tough, physical, hard-nosed point guard who brings intensity to every possession he plays. He's a compact and strong 6'1, kaya kung interesado ang Spurs dito ay malaking tulong ito as backup guard. Sa Houston Cougars ay nag-a-average ito ng 6.3 assists per game na isa sa mga good sign kung madadala niya ito sa Spurs. Sunod ay si Aaron Estrada. Si Estrada ay isang point guard and shooting guard with 6'4 height na kaya ding maging role player. Can shoot from 3, primarily serve as a ball dominant guard. Kayang maging floor engineer sa mga bigs ang Spurs. Si Estrada ay maaaring mag-click kay Wemby at Jeremy Sohan kung magkataon, mga ka-teammate. Next prospect ay si Jesse Edwards na isang 6'11 center from Netherlands. Well, kung magkataon, twin tower ang labas nito with Victor Wembanyama. Edwards has a good patience and decent footwork in the paint. Maasahan din si Edwards in setting screens and grabbing rebounds. Siyempre, isa sa specialty nito ay ang depensa. Gumawa pa nga ito ng records, blocking shots at a high rate and didn't commit many fouls noong nasa college. Nag-average ito ng career high 10.3 rebounds per game at 2.8 blocks per game, showing good defensive discipline at magandang senyales kung ia-apply niya ito sa silver and black. Next natin ay si Nikola Topic na taga Serbia. Isa ito sa matunog actually last season na bagay di umano sa laruan ni Victor Wembanyama. Ang 6'6 guard ay consider as one of the international prospect at kung makukuha nga ng San Antonio Spurs ang batang ito ay may kalalagyan maganda ito, mga ka-teammate. Isa pa, swerte ang Spurs sa kanya. Imagine, ano ang posibleng maging output ito sa Spurs sa kanyang 7.1 assists per game average? Kumbaga, halos ka-level na ni Trey Jones or let's say higit pa. Kaso lang may binabanggit ang mga scouts sa kanya na kailangan nitong i-workout ang depensa niya. Pero ako, naniniwala naman ako, mga ka-teammate, mapag-aalala naman yan along the way. Ang mahalaga, masecure ng San Antonio Spurs ito. Last but not the least ay si Zachary Risache, isang French national with 6'9 tall small forward. Another twin tower kung magkataong maging magkatambal sila sa sahig ni Wembanyama. At balibalita online na nag-workout na ito sa Spurs, isa rin si Risache sa matunog na pangalan na maaaring kunin ng silver and black sa parating na draft. Si Risache ay maaaring sandala sa scoring, mga ka-teammate,
kaya din kumuha ng score sa labas at syempre from the paint. Swerte ang Spurs kung magkaroon sila ng pagkakataong makakuha ito dahil ayon sa mga legit source natin online ay pinoproject ito as first overall pick. Sa mga nabanggit natin na prospect ng Spurs, sino ang pick nyo? Or mention nyo sa ibaba ng comment section ang tingin nyong akma sa sistema ng Spurs. Ako para sa akin, Nikola Topic ang tingin kong mag-fit sa San Antonio. Kung magagayon nga, lalong pahihirapan ng Spurs ang NBA kay Victor Wembanyama pa lang. Well, sa unang taon pa lang ng French Phenom ay napakarami na nitong na-unlock. Una, NBA All-Defensive First Team, NBA Rookie of the Year, NBA All-Rookie First Team, at NBA Blocks Leader. Hindi lang yan, magaganda din ang stats ni Wembanyama last season with 21.4 points per game, 10.6 rebounds per game, 3.9 assists per game, at 3.6 blocks per game in 71 games. Mamaw stats yan mga ka-teammate sa isang rookie. At kitang-kita naman na habang tumatagal, lalong umiinit ang batang ito. Kaya paniguradong mahihirapan ang liga na tapatan si Wembanyama. Kung sa pautakan nila dadaanin si Wembanyama, ay kaya nitong makipagsabayan. Dadaanin din sila ni Wembanyama sa lakas kung sa lakas din siya dadaanin. Improving din ang katawan ng French Phenom mula last year up to now. Imagine natin mga teammates sa next 3 seasons ni Wembanyama kung ano pa ang kayang i-unlock nito. May mga nagsasabing ang next season ay para daw sa San Antonio Spurs. Yan ay kung aayusin ng Spurs ang lineup at ang balasa ng mga tao nito. Isa pa, kung magte-trade pa ba sila ng mga veterano katulad na lamang ni Keldon Johnson kapalit ng malaking isda na si Trae Young? Well, malabo-labo na mangyari yan mga ka-teammate. Very unpredictable ang move ng general manager and coach Pop sa mga ganyang conversations. They are doing mathematical psychology sa bawat move na gagawin nito. Kung ititrade nga si Keldon Johnson and let's say walang patunguhan this season dahil itatapon din naman ang mga ipinalit ni Keldon Johnson, ay pwede nila itong pakinabangan sa mga susunod na draft. At ang mahalaga ay nagawa nilang ma-pull out ang mga player para makapasok ang dalawang first rounder ng Spurs next draft. Ako para sa akin, sana i-keep na lang nila si Keldon Johnson kahit off the bench. Bata pa naman ito. At subok na din natin ang kalibre niya. Bago natin husgahan ay masubukan man lang natin sa playoffs kung karapat dapat nga or kung magchuchok. Sana i-keep din ang San Antonio Spurs sina Seddy Osman at Sandro Mamukulashvili na mga pangbulag sa kalaban at bigyan ng playing time si Sidi Susuko. Shoutout sa iyo ka-teammate Kickstart PH, kay ka-teammate Alexander Forbes, kay ka-teammate Remy Buendia II, at shoutout sa iyo ka-teammate Marks Gencular. Shoutout din natin ang ating bagong subscriber na si Eugene Ametis. Maraming salamat sa pag-support sa akin channel. That's all for today and see you sa next video.